Kilalanin natin ang dalawang babae na mahalaga sa buhay ngayon ni Albie Casino, ang ina ng kanyang anak at ang kanyang butihing ina. The Philippine Showbiz List presents ang dalawang nanay sa buhay ni Albie Casino. Miquelina Marie Donton. Ilang araw bago ang Father's Day, sinurpresa ni Albie ang publiko sa anunsyong ganap na siyang ama sa uniko iho nila ng 27-year-old non-showbiz girlfriend na si Miquelina Marie Donton. Noong June 11, 2024, ibinahagi ni Albie ang video ng pagdating niya sa San Francisco International Airport kung saan masaya siyang sinalubong ng kanyang mag-ina. Makikita ang labis na kasiyahan kay Albie nang halikan sa labi si Miquelina, karga-karga si baby Roman Andrew Donton Casino o Romy for short. Ito ang unang pagkakataong nakita niya ng personal ang kanyang anak na isinilang sa Maine, USA noong April 28, 2024. Sa pagsasapublikong ito ni Albie, hindi maiwasang usisain ng ilan ang pagkakakilanlan ng babaeng bumihag na kanyang puso at ina na kanyang anak. Sa ilang taong pananahimik nito, masasabing natagpuan na ni Albie ang espesyal na babaeng magbibigay kulay muli sa kanyang buhay. Sa katunayan, katulad ng kanyang pag-aming isa na siyang ama, sinurpresa din niya ang kanyang mga taga-subaybay sa masayang lagay na kanyang buhay pag-ibig kapiling si Miquelina. Matatandaan na kasabay na kanyang 30th birthday ang unang taon nila bilang magkasintahan noong May 14, 2023. Sa kauna-unahang pagkakataon ay proud niyang ipinakilala sa publiko si Miquelina. Sa pamamagitan ng kanyang Instagram post noong May 15, 2023, ibinahagi ni Albie ang mga larawang kuha sa bonding moments nila ni Miquelina mula sa iba't ibang okasyon habang sila ay nasa Guam, USA. Walang ibang makikita sa mga larawang ito kundi ang kasiyahan at purong pagmamahal nila sa isa't isa. Tila pinatunayan ni Albie na siya ay nasa isang masayang yugto ng kanyang buhay. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Albie na maraming bagay siyang ipinagpapasalamat at kabilang narito ang selebrasyon ng kanyang kaarawan na kasama niya si Miquelina. Kapansin-pansin na sa pagsasapubliko ni Albie na kanyang masayang relasyon, na rin ang pangangalaga o pagiging pribado na nagawa niyang itago muna ito sa publiko. Kung pagbabasihan ang kanyang Instagram feed, walang makikitang bakas ng mga ganap nila ni Miquelina at di na ba nais niyang ilayo ito hanggat maaari sa ingay na hatid ng showbiz. Samantala, kung susuriin ang social media feed ni Miquelina, unang mapapansin ang pagka-adventurous nito. Nariyan ang pagbabiyahin niya sa iba't ibang panig ng mundo at walang duda ang pagmamahal nito sa karagatan kasabay ng pagbibida niya sa kanyang sexy beach body. Agaw pansin din ang mga tattoo ni Miquelina sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Noong February 2024, ibinahagi ni Miquelina na siya ang napili na makipag-compete sa Inked Magazine Competition. Kasabay nito ang paghingi niya ng tulong sa pamamagitan ng pagboto at share na siya ang maging Inked Mag's 2024 cover girl. Kaugnay naman sa mga biyahe ni Miquelina, masasabing isa ang Pilipinas sa paborito niyang destinasyon kung saan ay nakapaglibot na siya sa Baguio at Boracay. Sa isa niyang Instagram post noong November 2022, binahagi din ni Miquelina ang kanyang island trip sa Coron, Palawan at makikita dito ang bonding moments sila ni Albie. Sa ngayon, isa na sa binibida ni Miquelina ay ang kanyang munting pamilya. Sa kanyang Instagram story, binahagi niya ang video ng kanilang family walk kung saan makikita si Albie na all smile habang tinutulak ang stroller na kinalalagyan ni baby Romy. Maliban sa mga kaganapang ito, wala na gaanong impormasyong na ibahagi patungkol kay Miquelina. Maging si Albie ay tikom din ang bibig sa kung paano nabuo ang kanilang pag-iibigan. Rina Casino. Bago pa man makamit ang magandang takbo ng karera at kapayapaan ngayon sa buhay ni Albie, hindi lingid sa kaalaman ng publiko ang pinagdaanan niyang pagsubok sa nakalipas na taon. At sa panahong yon, isa sa nangunang nagpakita ng walang sawang suporta at pagmamahal ang kanyang inang si Rina Lee Casino matapos na mabalot sa kontrobersya ang buhay pag-ibig ng anak sa dating kasintahan na si Andy Agenman. Matatandaan na lumikha ng ingay ang breakup nina Andy at Albie noong 2011 matapos idiin ni Andy na si Albie ang ama ng nooy ipinagbubuntis niya na si Ellie. Inakusahan din si Albie na sinasaktan niya si Andy noong magka-relasyon pa sila, bagay na hindi na pinalampas ni Rina.
Mariin niyang sinabi na sinungaling si Andy. Punong-puno na raw sila sa sobrang kasinungalingan na nahimik at iniiwasan nga raw nila ang intriga dahil sa alam nilang artista ang kanilang binabangga at nasa panig ng mga ito ang media. Ngunit ang paratangan ng anak na nambugbog ay hindi niya maaaring ipagsawalang bahala lalo pa at alam niyang wala itong katotohanan. Ayon kay Rina, kaya ayaw niya magsalita dahil sa pinoprotektahan niya hindi lamang si Albie kundi pati si Andy. Pero bilang isang ina na nakikitang tinatrato ng hindi tama ang anak, kinailangan niyang ipagtanggol ito sa alam niyang tama. Papausbong na noon ang showbiz career ni Albie sa bakuran ng ABS-CBN, ngunit lumamlam ito nang masangkot siya sa kontrobersya. Positibo namang tiningnan ni Rina ang lahat at naniniwalang lahat ng bagay ay may dahilan kung bakit dapat mangyari. Katunayan, napagtuunan daw ni Albie ng panahon ang kanyang pag-aaral. Samantala, hindi naman itinago ni Rina na nagkaroon siya ng malalim na sama ng loob kay Andy at sa ina nitong si Jacqueline Jose dahil sa masasakit na sinabi ng mga ito sa interviews nila noon tungkol kay Albie. Gusto nga raw nilang ayusin ang mga bagay-bagay kaya sila humihingi ng DNA test pero sila pa ang pinapalabas na masama at binubuli ang kanilang pamilya. Diin ni Rina, choice nila ang piliing manahimik sa kasagsagan ng issue sapagkat alam nila ang katotohanan. Kung ano-anong pambabash ang natanggap nila noon, bago pa nga raw masangkot ang anak sa kontrobersya, mahal na mahal ito ng kanyang mga tagahanga, maraming followers at talagang puring-puri din sa teleseryeng Maraklara at sa tambalan nila ni Catherine Bernardo. Pero bigla daw nagbago ang lahat sa maling akusasyon kung saan pati siya mismo ay binatikos. Ayon kay Rina, ang masakit ay yung kinwestiyon ang pagiging magulang niya kay Albie at sinabihan kung anong klaseng nanay siya. Inamin niyang na-depress siya at siya pa ang na-stress noon dahil sa negatibong komento na binabato kay Albie. Bilang isang ina, mahirap anya na makita na nasa ganong sitwasyon ang anak. Kung pwede lang daw sanang akuin o hilingin na sana sa kanya na lang nangyari at hindi kay Albie kasi napakasakit. Noong September 2016, isiniwalat ni Max Eigenman, half-sister ni Andy, na nagkaroon di umano ng DNA test at lumabas na si Jake Ejercito ang ama ni Ellie at hindi si Albie. Ang revelasyong yon ay itinuturing na answered prayer ng pamilya Casino. Sa isang interview noon, nagpabatid ng labis na kasiyahan si Rina dahil absweldo ang kanyang anak sa matagal ng issue. Samantala, marami ang sasabing dapat mag-public apology si Andy sa ginawa nito kay Albie. Ngunit para kay Rina, okay na. Sapat na sa kanila na pawalang sala at nalinis na rin ang pangalan ni Albie. Sapat na rin anya na tinanggap ng mga tao ang kanilang mga pagkakamali. Anya, I have forgiven them. I surrender them to the Lord. I've forgiven Andy. I've forgiven their family. And for me, it's all well. Binanggit din ni Rina noon na hindi niya tinututulan kung makikipagsundo si Albie kay Andy. Ayaw niya maging masamang tinapay at humiling na sana wag lang silang gagamitin sa intriga. Baka sa mga salita ni Rina na wala siyang sama ng loob kay Andy. Katunayan, nag-iwan siya ng mensahe dito sa magsasabing matatagpuan din ni Andy ang hinahanap na kapayapaan at nais niya rin na magiging maayos ang lahat para rito, hindi lamang sa kanyang karera kundi pati na rin sa kanyang personal na buhay. Sa kabila ng pinagdaanan ng kanilang pamilya, positibo si Rina na lahat ng nangyayari ay may rason at ang kasagutan sa kanilang dasal ay nangyari sa tamang panahon na itinakda ng Panginoon. Sa huli, pinasalamatan ni Rina ang lahat ng taong nagtiwala, naniwala at hindi bumitiyo kay Albie. At sa panibagong yugto ngayon ng buhay ni Albie bilang isang ama, katulad ng inaasahan, nariyan si Rina upang suportahan at gabayan ang anak sa panibagong nitong papel na ginagampanan. Sa isang interview kamakailan ay nagbahagi siya ng ilang detalye patungkol sa pagiging ama ni Albie at sa takbo ng buhay nito na dumating si Mikilina. Nang matanong kung ano ang napansin niya kay Albie noong karelasyonan nito si Mikilina, ayon kay Rina, magandang tingnan ang dalawa. Katulad din anya mga ito ng ibang normal couple na hindi mawawala ang tampuhan at away. Sinabi niya na nagkakilala sila Albie at Mikilina 3 taon na ang nakalipas sa isla ng Boracay. Na mga panahong yun ay sa Guam pa raw nakabase si Mikilina.
lahat ni Rina. Nung nalaman daw ni Albie na buntis na si Mikelina, dahil sa takot ay hindi siya ang unang sinabihan kundi ang ama nito. Dito ay binahagi niya na magpapakasal na dapat sina Albie at Mikelina sa Guam noon pang 2023. Pero hindi natuloy dahil sa showbiz commitments ni Albie, kaya nauna na ang pagdating ng kanilang supling. Hindi na lang nila muling napag-usapan ang tungkol dito at ayaw ni Rina na pangunahan si Albie at mag-speculate sa usaping ito. Dagdag ni Rina, gusto raw talaga ni Albie na makapunta nung mga nganak na si Mikelina, pero dahil sa kasagsagan ng taping at promotions ng teleseryeng Can't Buy Me Love ay hindi ito nakaalis. Pero nang natapos lahat ng commitments ni Albie ay umalis na ito agad pa Amerika. Ayon kay Rina, sobrang masaya si Albie nang malamang magiging ama na siya, kung saan ay natutuwa siyang tawagin ang kanyang uniko iho na Badudong. Binunyag din niya na pagbalik ni Albie sa Pilipinas, sa susunod na buwan ay kasama na nito si Mikelina at anak nilang si Baby Romy. Hindi na nga raw makapaghintay si Rina na mahawakan ng apo at makita ang munting pamilyang binuo ni Albie. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!